yung kahit anong parts ng manok. Basta po, ang manok po ay gaya. Ilagyan ko na rin po ng bawang. O tangerines po. Crispy fry. Magiging sarap kami tatulit. Itikimpla po natin ang orange. At ito po ang imamarinate natin dito sa manok. Atin po titimplahin ang pan. Timplahin po natin at ngayon po, pag na-timpla po natin ang ganito, hindi po natin ikilala. Atin po mamarinate sa manok. Makitira po tayo ng kalati dahil po yan po ay ating gagawing sauce mamaya. Ganito po siya o. Atin pong ibamarinate na ito para po mamaya pag-prito natin ay mas lasa. Lagyan po natin ang paminta. Lagyan po natin ang magic sarap. Huwag na po natin ilalahat dahil po may magkaroon lang po ng lasa. Dahil ito po ay natin ipuputin pa mamaya ng crispy fry. Yung iba po ay harina, yung iba ay cornstarch ang ilalagay para mas maluto. Yung sa akin po ay crispy fry na para po may lasa. Hindi na po tayo magtitimpla. Mamarinate po natin ito ng mga 2 hours o 2,000 years. 1,000 years later. Yan po. Marinate na po natin sa tang orange makalipas ang ilang oras. Ngayon po ikukutin po natin dito sa braiding. Para po maiprito na po natin. Habang kayo po'y nagkukutin, kayo po'y magpapait ng mantika. Tayo po naman ay naglinis na ng kamay. Nagugas na galing sa lawasadan. Ngayon po'y kukutin po natin ang ganito. Para po pagpiprito po natin ay mas maganda. Para malasahan din po natin kung ano talaga ang ano ng royal sa pagkain. Kung pwede ba? At ang orange. Royal ako ng royal kasi yung magkakakulay ho sila ng royal. Malalaki po yung takpak, kaya po pinaghati-hati ko. Depende po yan sa anong gusto nyo style ng manok. Kung anong gusto nyo, legs o ano, pitso o isang buong manok. Pwede po. Kukutin po natin siya. At tuwari ko na may malasa. Ang tagal na po natin itong nakamarinate sa tang orange. Yan po. Tayo-tay po natin kukutin. Tingnan natin kung mas malasa ito dun sa adobo na Sprite o ito. Pero paborito po ng mga bata ay prito eh. Naumay na sa adobo. Kaya po nakaisip naman tayo ng maiba-iba naman kung paano mapapalasa ang ating ulam na manok. Dagdagan po natin ang breading. Kukutin po natin mabuti. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Para nawa nyo, natulong na rin po ninyo sa akin dahil wala naman po akong trabaho. Subscribe po kayo. Huwag po kayo nakakalimot mag-subscribe. Baka puro po panood kayo. Hindi naman po nyo pinipindot ang subscribe. Ang dami po manonood. Kulang po sa subscribe. Halos po nag-views po ako ng madami sa isang araw. Kulang po ang aking subscriber. Kaya mag-subscribe po kayo. Ayan po. Tinuting na po natin. Ngayon po tayo maghuhugas ng kamay. At tayo po ay magpiprito. Ayan po. Tatabi po natin ito at ito gagamitin natin. Ayan po ang style niya, no? Pag na-coating nyo na, ayan. Ganyan po. Maghugas na po. Ayan po, kumukulo na po ang ating mantika. Atin pong isa-isa pong ilalagay ito. Hinihingaan ko na po ang apoy at kulong-kulo na ang mantika. Ayan. So,
Nakalagay siya na sa kawali ko. Pero talagang ganyan po naman ang kawali pag natatagal lang. Maitim talaga ang bilis. Baka tayo mga basher ay. Ay kaya may ganun napapanganahan ang kaito. Diba? Parang yan, ang sarap nga naman. Maiba-iba nga naman po ang ating mga templado sa ulam. Pero ay parang nagagamitan ang juice, hindi lang naman po pala sa inumin, pati sa ulam, pwede na rin. Matagal-tagal ang ating pagkikrito at gawa ng pakapal po ang manok. Atin pong medyo tapos-tapos tayo ng ilalim. Pero ito naman po ay pwede natin mamayang ulitin. Inilulubog uli natin po dito sa mantika mamaya. Sa dalawang pretosin po natin para po crispy crispy ya. Kaya tatanggalin po muna natin itong mga ano, luto na. Lulubog ulit natin mamaya sa mantika bago natin gawa ng soy. Para maiba naman po ang ating ulam, hindi po lagi adobo, hindi lagi tinola. Hindi tayo po ay mag-isip na bang flavor ng chicken. Itikman natin yan kung talagang malasang-malasa. Sa tagal po natin yan makamarin. So, for the second cooking po natin ito para po lutong ito yung nila. Para po fry na fry na. Hindi namin adobo. Yan po. Lalagyan po natin ng sarsa. Magagawa po tayo ng sarsa after 5 minutes. Magawa po tayo ng sauce yung dati pa rin pong orange na tira natin kanina sa baso. Tiniplahan ko na po ito. Meron na po itong pampalakot para diretso po natin buhos dun sa ating fritos na chicken. Hindi ko po din namin hanap. Buha po ng yan po ang nagparang pang ano lamang po, pang palasa doon sa ibama. Para hindi po dry yung ating fry. Para hindi po siya dry ang ating fry po. Meron pa po akong natira eh. Kaya kailangan po natin magpalakot.
Ayan. Ano po? Mara po ang ating chicken. Nalapot na po siya. Kauti lang po nilagay ko pang kalapot. At ang chicken naman po ay dry po baga. Pero talagang ito po ang pansarsabihan. Parang kaya nga po tinawag na orange chicken. Di po tayo pwede maggawa ng ibang sarsa. Kaya po tayo nagtira ng tang orange. Ngayon po patayin natin. Tikman po natin. Kaya kakulukuluin po natin mabuti. Para maglapot. Ayos na po ito. Ibubuhos po natin sa ibabaw ng manok. Yan. Ngayon po, ikukuha po natin. Ngayon po natin yung iba. Ngayon po natin ng sarsa sa ibabaw. Para po marasahan din natin lahat, para lahat po ako malagyan ng sarsa. May nakabang na naman po ako, basta manok po ang ulam namin, alam nyo na po kung sinong nakabang. Amoy na amoy po yan. Yan po hindi matutulog. Yan po ay talagang malalaso sa manok. Yan ang asong alerto. Dapat po ang pangalan niya na si Alerto. Yan po. Yan. Yan po ang ating orange chicken. Pang orange chicken po. Kita nyo naman po. Napakasarap, napakalasa. Napaka-crispy po. Bago po ito sa aking pandinig, kaya po lahat po nakapag-orange chicken na. Ang orange chicken. Hindi ko na po ito titikman kasi natikman ko na po yung sauce. Kasi yung ulam na binaman po namin po sa kanin mami. Pero kitang-kita po ang sauce po ay malasa. Tsaka po, tinikman ko lang din po naman ang sauce tsaka yung ano, yung manok nito. Kanina pa po ito nakamarinate eh. Kaya orange, tang orange chicken po tayo ngayon. Ang ating minum. Kaya po maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe sa akin. Mag-subscribe po kayo. At saka manood. Lagi po kayong manood ng aking na-upload na video. Kahit po simple lang po itong ulam, pero maiayain nyo naman po sa pamilya nyo na masarap at bago sa inyong pandinig. Pang orange chicken po. Maraming salamat po and God bless you.